Nakahinga na ng maluwag ang mga mangingisda sa Santa Ana, Cagayan nang malamang hindi na umabot sa Pilipinas ang palpat na raket ng North Korea. Masayang-masaya rin ang mga pasaherong pinagbawalan munang sumakay ng barko kanina at nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, sa laot inabuta ng Coast Guard dito sa Cagayan ang balita na nagpakawala na ng rocket ang North Korea. Ito ay habang pinababalik sa Pampang yung mga mangingisda na nakita nila sa dagat. Yan ay bago pa nila nalaman na pumalya na pala yung ang pinangangambahang rocket. Ilang minuto pagkatapos ng pakawala ng rocket ang North Korea, rumonda ang Philippine Coast Guard sa karagatan ng Santa Ana, Cagayan. Pababalikin daw ang lahat ng bangkang makikita ang mangingisda. Namataan ang grupo ng mga mangingisdang ito, sinabihan na bumalik na muna sa Pampang habang wala pang kasiguruhan ng mga panahon na yon na daraan sa Pilipinas ang rocket ng North Korea. Sabi ng grupo ng mangingisdang si Namang William Racadio, pabalik na nga raw sila dahil itinext na rin siya ng kanyang kapatid. Timawag sa amin, nag-text, uwi na lang kami para maka... Kapi na uwi na kayo? Uwi na kami. Pero hindi pa kami nakakaalis ng bangka ni Namang William, nakatanggap ulit ng ulat ang Coast Guard na pumapalpak ang rocket launch. Sa balitang ito, parang nabunutan ng tinig sa dibdib ang mga mangingisda. Eh, masaya. Talaga masaya. Bakit? Hindi nagpunta rito. Tuloy buhay. Pero ayaw maging kampante ng Coast Guard hanggang wala pang pinal na biso galing sa NDRRMC. Sa mga oras na ito, yung Coast Guard, kasi kanina dapat ang gagawin ng Coast Guard ay sasawayin yung mga mangingisda na bumalik na. Pero nakatanggap din si PO2 Manzano, Detachment Commander ng San Vicente, na medyo sumabog din, nagkapira-perso yung North Korean rocket. So humihingi siya ng advice sa higher ops niya para kung anong gawin namin, kung babaguhin na yung unang plano. Magma-confirm nila, sir. Siyempre, i-advise din nila tayo. Mag-confirm na doon para malift na yung... Bandang alas 9 ng umaga, idineklara ng alisin ng no sail, no fishing ban dito. Back to normal na po lahat ang operation natin dito sa Cagayan po. Pati sir, yung mga buhay ng mga... Ganun na din po sa mga fisherman na hinol po natin yung pag-layout nila sa dagat. So humihingi din po kami ng paumanhin. Mas maganda nga po nandun na pinasabog dahil dito marami namang dapat sa kanila talaga po yan eh. Hindi naman dapat dito sa atin sa Pilipinas yun eh. Bukod sa mga mangisda, masaya rin ang ilang pasaherong na stranded sa Santa Ana na pinagbawalan bumiyahe papunta ang Makunakon at Divilacan sa Isabela. Itinawag ko na kaagad nung sinabi na bumagsak na yung ano doon sa kanila sa Korea. Kasi mahirap po kayong kasi ma-stranded. Mahirap una-una yung sa pagkain. Yung panggastos. Hindi, salamat sir kung pwede na. kami na medyo mawalaan kami ng budget. Vicky, bagaman lifted na yung no sail zone, no, yung mga naslanded natin ng mga kababayan na papuntang Isabela ay bukas pa makakabiyahe dahil bukas yung schedule ng mga bangka papunta ron. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.